sa mga gumagabay po sa mga attendees para makaupo, pakiusap. Gabayan niyo po sila sa bakanting upuan. May mga bakanting upuan pa sa ikalimang palapag. Pakiusap, gabayan niyo po sila. Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kinahabagan mo po kami ng mga malayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan. At tinanggap ni Jesus ang sumpa at kahatulan sa halip na kami. At nilinis mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na dumanak. At tinulungan mo po kami na huwag tumanggap ng sumpa at kahatulan. At iniligtas kami ng walang anumang aming gawa. At itinuring kami bilang mga anak ng Diyos. At pinagkalooban kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyo pong biyaya. Ngayon, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harap mo, nagpupuri sa biyaya ng Panginoon, nag-aaral ng salita ng Diyos, at pinagkalooban kami na magkaroon ng fellowship, kaya't nagpapasalamat po kami. Ngayon, naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng angkop na biyaya na kinakailangan namin at gawin kaming bago, banal at ganap sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at tulungan mo po kami na lumakad ng nararapat bilang mga anak ng Diyos at tulungan mo po kami na maisakatuparan ang banal na gawain ng Panginoon na lubos na ipinagkatiwala mo sa amin. Sa lahat ng churches sa Korea at sa maraming churches sa ibang bansa, sa mga brothers at sisters na nag-evangelize sa mahirap na sitwasyon, pakiusap, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita at kamay na huwag silang hayaan na sumuko at tulungan kami na maging saksi ng ebanghelyo ng Panginoon at ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, ang Panginoon na nagbibigay sa amin ang kinakailangang salita at nagtuturo sa amin sa daan na dapat naming lakaran, tulungan mo po kami na maunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa amin at ang banal na kalooban ng Panginoon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa Colossians chapter 1, verse 25 hanggang 27. Colossians chapter 1, verse 25 hanggang 27. Verse 25 hanggang 27. Hanggang verse 27 po. Babasahin po natin. Colossians chapter 1, verse 25 hanggang 27. Basahin po natin. Ako'y naging ministro ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon'y ipinahayag sa kanyang mga banal. At sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Hanggang dito po. Dalawang linggo na po ang nakalipas. Nasa winter retreat po ako sa Tokyo sa Japan. At noong nakaraang linggo naman ay nagdaos ako ng Bible seminar sa Hong Kong. Tatlong taon na akong hindi nakapunta po doon. Bagaman mayroon doong mga mayroon po mga kahirapan sa mga churches, yung mga brothers and sisters ay nanalangin at nagtulungan sila at nagkakaroon sila ng Christian life na walang malaking problema. Nakita ko na hinihigpitan sila dahil sa pandemya ng coronavirus, subalit nag-evangelize sila ng maigi at may mga taong naligtas at may buhay Kristiyano na may sigasig. Hindi lamang coronavirus ang naroon kundi pati na rin ang pagkontrol mula sa China. Subalit ngayon ay wala nang malaking problema.
ang ating mga churches ay hindi po pinaghihigpitan. Hindi malaki ang gusali ng Hong Kong Church, ngunit puno ito ng mga dumalo noong nakaraang araw ng Panginoon. At ngayon, si Pastor Shin Yung Chol ay nagdadaos ng Bible Seminar doon naman po sa bansa ng Chad sa Africa. At napanood ko po ang mga gawain doon sa misyon sa pamamagitan ng video na ipinadala po nila. Kaya inihiling ko po sa inyo na inyo pong ipanalangin ang African Mission. Ipanalangin po ninyo ang African Mission na patuloy po na maipangaral ng maigi ang Ebanghelyo. Ngayon, halos ang taong ito ay patapos na po. Balikan natin ang taong ito kung gumawa po ba tayo ng maigi o hindi. At magkaroon ng panibagong pag-iisip para sa susunod na taon na ibibigay ng Diyos. Hindi lamang tatanda tayo ng isang taon, kundi pati na rin ang ating pananampalataya ay dapat na lumago. Meron tayong tapat na puso na gumawa, gaya ng mga bagay po na ito, na para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tuwing araw ng Panginoon ay patuloy ko pong ipinangaral ang salita tungkol sa ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa mga tao. Pinakadakilang kaloob ng Diyos sa mga tao. Subalit, hindi ko alam kung nauunawaan po ninyo ito ng maayos. Sa bundong ito, kung ang pinakatanyag na tao, ang pinakamabuting tao, ang pinakabanal na tao, at ang pinakamapagmahal na tao ay nagmamahal sa iyo, ay hangal at walang pinag-aralan, at ang pinakamalaking regalo ay ibinigay sa iyo. Ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Tiyak na lubos kayo magpapasalamat at mapupuno ng kagalakan. Hindi natin tinanggap ang regalo mula sa tao. Ito'y mula sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at namamahala nito. Siya ang Diyos na lumikha. Nilikha niya ang mundong ating tinitirhan at ang Diyos na kumukontrol sa kasaysayan. Siya'y makapangyarihan, banal at perpektong Diyos ay minahal tayo at iniligtas sa pamamagitan ng napakadakilang biyaya at tayo na mga mawawasak dahil sa mga kasalanan ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na maging handog bilang pantubos para sa atin. Naligtas tayo sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tama? Sinasabi ng Biblia na walang gawain na maaaring gawin ng tao upang maligtas. Kaya nga, ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan ng walang bayad. At ang kaligtasan ay isang kaloob. Natanggap natin ang kaloob mula sa Diyos. Subalit hindi natin nauunawaan kung gaano kalaki ang kaloob na ito. Gayunman, habang unti-unti nating natututuhan ang Biblia, ay nauunawaan natin ng higit at higit pa kung gaano kadakila, kahalaga at kaluwalhati ang kaligtasang natanggap po natin. Sa Hebreo chapter 2 verse 3, ganito kadakilang kaligtasan. Ang mga taong hindi ligtas ay nagpapabaya sa napakadakilang kaligtasan. Ang mga tao ay may maraming mga pagsisikap upang makakuha ng candy sa mundong ito. Ngunit hindi natin alam kung bakit hindi nila natatanggap ang dakila at kamangha-manghang kaloob ng walang bayad. Siyempre po, dahil hindi nila alam kung gaano ito kahalaga. Kahit na ito ay ibinibigay ng libre, ay hindi nila ito gusto. Ang Diyos ay nais na magbigay ng kaligtasan ng walang bayad. Ngunit kung ayaw itong tanggapin ng tao, hindi ito maibibigay. Kaya tulad ng alam na natin na hindi kasalanan para sa tao na
tumanggap ng paghatol at walang hanggang pagkawasak ng Diyos dahil ang mga tao ay nagpapabaya at nagtataksil sa biyaya ng Diyos na nagpatawad sa ating mga kasalanan dahil minahal tayo ng Diyos at tayo ay iniligtas. Kaya napakatiribli kung iisipin po natin ito. Ngunit naligtas tayo sa pamamagitan ng pagkaunawa sa kanyang biyaya. Ang nagbigay ng regalo ay hindi nakuha ang regalo ng libre kundi nagbayad ng mataas na halaga upang bilhin ang regalo. Isang regalo na hindi maaaring bayaran ng anumang bagay. At ano kaya ang pinakamalaking halaga? Ito ay ang pagsusugo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak sa katawan ng tao. At ang anak ay dumanas ng bawat pagdurusa at pagsubok na maaaring maranasan ng mga tao. At siya na walang kasalanan ay hinatulan ng kamatayan tulad ng pinakamiserableng makasalanan. Hinagupit, ipinako sa krus na matay at nagdanak ng lahat ng kanyang mahalagang dugo. At sa pamamagitan ng lahat ng iyon, ang Diyos ay nagbayad ng malaking halaga para sa atin. Walang mas higit na dakilang gawain na maaaring gawin ng Diyos maliban po dito. Hindi magagawa ng Diyos ang anumang mas dakilang gawain kaysa dito. Iyon kailanman ay hindi na mangyayari pa ulit. Sa halip na magbayad ng malaking halaga, ipinakaloob niya sa atin ng biyaya bilang kaloob. Kaya nga, ito ang ibig sabihin po ng kaloob. Sa kaloob ng kaligtasan, ang iba't ibang mga bagay ay kasama na po ng parehong oras. Ang mga kasalanan ay nalinis mula ng bayaran ng Diyos ang lahat ng ito upang maging malinis tayo na wala ng kasalanan at tayo ay tinawag na matuwid. Kahit hindi tayo nakagawa ng maraming mabuting gawain sa harap ng Diyos, itinuturing ng Diyos ang ating pananampalataya, yung ating paniniwala bilang pananampalataya. Ang hindi pagsampalataya ay kasalanan at ang pagsampalataya ay katwiran. Ang katwiran ay ang pagsunod ni Jesus sa lahat ng kautusan na hindi kailanman masusunod ng tao at ang paggawa ng katwiran ng Diyos sa halip na po tayo ang gumawa. Kaya nga, ang mga kasalanan natin ay pinasan ni Jesus. At ang katwiran ni Jesus ay isinuot po niya sa atin. Gaya po sa Roma chapter 4 verse 25. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Sa makatuwid, ang paglilinis ng mga kasalanan at ang matawag na matuwid ay ibinigay sa atin ng walang bayad dahil sa mga gawa ng Panginoong Jesus. At gaya ng sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ito ay sinasabi tungkol sa mga kaluluwa. Si Adan ay namatay sa pamamagitan ng mga kasalanan na kanyang ginawa. At sa dugo ni Adan, ang ating mga kaluluwa ay pinanganak na patay mula sa kapanganakan. Ang ibig sabihin ng patay ay hiwalay sa espiritual na relasyon sa Diyos. Ngunit, sinabi sa talatang ito na ang ating espiritu ay patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan ay binuhay. Kaya tayo ay nabuhay. Kaya silang mga hindi ligtas ay itinuturing pa na patay. At ano ang buhay na walang hanggan? Juan 3 verse 16, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay walang hanggang buhay. Sa Juan chapter 10 verse 28, sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang buhay na walang hanggan ay hindi na mawawala kailanman. Gaya ni Jesus na wala ng kamatayan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ibinigay sa atin ang buhay ng Panginoon na walang kamatayan. Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan at maipanganak na muli. Ang ibig sabihin ng maipanganak na muli ay ang pagkakaroon muli ng panibagong buhay. Tayo ay pinanganak sa laman sa mundong ito at muli sa Espiritu tungo sa Diyos. Kaya tinatawag itong born again. Ang maipanganak na muli ay isang beses lamang sa tanang buhay natin. Pagkatapos na yun, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay pinanganak bilang mga anak ng Diyos. Isang makasalanan na nakatadhana na sa impyerno ay nakatanggap ng kaligtasan at naipanganak na muli at naging mga anak ng Diyos.
Kaya ang tagapaglikha na lumikha ng lahat ng mga bagay, tayo'y naging anak niya. Isang kakaibang bagay na dapat maunawaan, ito ay sinakatuparan po ng Diyos. Ang isang tao na ipinanganak bilang anak ng hari, ang taong ito ay walang anumang ginawa kundi ipinanganak lamang bilang isang anak sa pamilya ng hari. Ang anak na ito ay naging prinsipe na binigyan ng posisyon upang igalang, respetuhin at ipinagmamalaki ng lahat. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Huwag ninyong pababayaan ang karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Gaano karaming pagdurusa, pagkamuhi at pag-uusig. Ang tiniis ni Jesus nang siya ay dumating dito sa mundo bilang bugtong na anak ng Diyos, gaano po karami? Kahit na naging mga anak na tayo ng Diyos, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, mayroon pa rin maraming kahirapan. Nakakatanggap tayo ng pag-uusig at kinamumuhian tayo ng mga tao. Kaya nga, sa unang Juan, sa chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Kaya paano makikilala ng sanlibutan ang anak kung hindi nila kilala ang kanyang ama? Ang mga Hudyo ay hindi nakilala na si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos na dumating upang maging Mesiyas. Marami mga Hudyo ang nakakakilala sa Diyos, subalit hindi nila alam na si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos, ang Kristo na Mesiyas na dumating sa mundo. Hindi po nila alam kung paanong si Jesus ay namatay sa krus. Siya'y muling nabuhay at pumasok sa kaluwalhatian. Tayo din ay sasanayin upang humayo sa pamamagitan ng mga kahirapan sa mundong ito na pansamantala lamang. Gaya po ni Moises na isinugo sa lugar kung saan pinagpapatay ang mga Israelita sa Ehipto at sila ay dumaan sa ilang. At sa loob ng 40 taon at pumasok sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos, tayo ng mga ligtas na Kristiyano, ng pansamantalang mga kahirapan. Ang numero ng kahirapan ay number 4. 4. Ito ang numero ng kahirapan. Kaya sa Roma chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya, magkakaroon tayo ng kaluwalhatian na kasama ni Kristo. Sa kaluwalhatian ito ay hindi makakapasok ang mga anghel sa kaluwalhatian po na ito. Alam niyo po ito. Yamang tayo luluwalhatiin kasama ni Kristo kung tunay ngang natitiis tayong kasama niya. Kaya si Kristo, gaya ni Jesus na nagdusa at nagtungo sa kaluwalhatian, tayo rin ay mayroong mga pagdurusa sa ating buhay kung saan nabubuhay tayo pansamantala dito sa lupa bilang mga Kristiyano na ibinabahagi ang Ebanghelyo at sumusunod. Ito'y proseso kung saan nagtitiwala tayo sa Panginoon sa gitna ng kahirapan. At ang ating mga puso at buhay ay nagiging higit at higit pang nababago. Gaya ng sila ay pumasok sa lupain ng Kanaan, pagkatapos na magdusa sa maikling panahon, tayo ay makakapasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nga ang sinasabi, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga tagapagmana ni Kristo, ibig sabihin tagapagmana. Kung ikaw ay isang anak, ang bahay ng iyong ama ay sa iyo rin. Kaya sa Juan 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang Diyos ay naghanda para sa kanyang mga anak ng lahat ng magagandang tahanan. Ganito po ang sinabi ni Jesus. Hindi natin mai-imagine kung gaano kaganda ang tahanang iyon. Ang langit ay inilarawan sa 1 Corinto chapter 2 verse 9. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Siyempre po, si Apostol Juan at si Apostol Pablo ay nagtungo sa ikatlong langit at nakita ang mga tanawin doon sa langit. Kaya nga, laging dinadaya ng mga tao ang kanilang sarili na makakapunta sila sa kahariang iyon. Subalit, hindi may papahayag sa pamamagitan ng salita ng tao ang kaluwalhatian at kagandahan po ng langit. Ang Diyos ay ibinigay sa atin ang kaharian. Ang Diyos ay ibinigay po niya sa atin yung kaharian na ito bilang pamana. Kaya sa Mateo chapter 25, sa verse 34, pagkatapos isasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ito'y talagang kamangha-mangha po.
Habang nabubuhay dito sa mundo, ang ating buhay ay napapagod at nagdurusa. Subalit, kung matitiis natin ito sa maikling panahon, ito'y magiging mabuti. Matututo tayong umasa at sumunod sa Panginoon kapag tayo ay nagdurusa. Sa anumang mahirap na sitwasyon, ang Panginoon ay kasama natin. Kaya sa Mateo 28 verse 20 at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sapagkat ang Panginoon ay hindi natin makikita sa pamamagitan ng mata, maaaring magtanong tayo, kasama ko ba ang Diyos? Gayunpaman, ang Diyos ay kasama natin. Ito ay ipinangako sa Biblia. Sumasampalataya din tayo sa Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan ng Biblia at makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan po ng kasaysayan ng Israel. Kaya gaya ng nasusulat sa Biblia, maaari natin siyang makilala at maaari natin siyang sampalatayanan. Dagdag pa rito, ang katotohanan na iniibig tayo ng Diyos ng higit at tayo ng mga taong naligtas ay nasa ilalim ng proteksyon. Ito ay ipinangako po sa Biblia. Kaya ang salita ng Diyos, ang pangako ay hindi nababago. Gayunpaman ang mga taong ligtas ay hindi naniniwala sa pangako ng Diyos at nagsisikap na mamuhay nang ayon sa kanilang sariling kaisipan at paraan. Ito ay tunay na nakapagpapalungkot sa Diyos. At hanggang ngayon, ang binanggit ko sa inyo ay tungkol sa pitong bagay. Subalit may isa pa. Liban pa sa mga iyon, marami pang mga kaloob ng biyaya ang ibinigay sa atin, ngunit isa sa mga ito ay ang katotohanan na tinanggap natin ang Espiritu Santo. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pinakamataas na tao dito sa mundo, ang kamangha-manghang tao, ang taong banal, tao na may higit na pag-ibig. Ibinigay sa atin ng Diyos ang maraming dakilang kaloob na ito at tayo ay tunay na nagpapasalamat sa mga kaloob po na ito. Ngunit paano kung ang Diyos ay hindi natin laging kasama? Kung hasabihin ng Diyos na iingatan niya tayo, mamahalin at tutulungan tayo, at nangako na siya ay makakasama natin hanggang sa katapusan ng panahon, wala nang mas higit pang kamangha-manghang kaloob kaysa po dito. Kaya nga sa mga Gawa chapter 2, sinabi dito sa mga mananampalataya, sa verse 38, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang matanggap ang Espiritu Santo ay isa ring dakilang kaloob. Ibig sabihin ng Panginoon ay kasama natin. Ang pangalang Jesus ay may dalawang kahulugan. Una, ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay kaligtasan. Kaligtasan po. Jesus na tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay kaligtasan. Gayun din naman po. Sa Mateo chapter 1 verse 23, sabi doon, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ito ang layunin ng pagliligtas sa atin. Bakit niya tayo iniligtas? Upang makasama natin siya magpakailanman. Nangako siya na mabubuhay tayong kasama ang Diyos, hindi lamang sa walang hanggang langit, kundi habang tayo'y nabubuhay pa sa mundong ito. Kaya nasaan siya? Siya ay nasa ating puso. Kaya balikan po natin ang binasa natin kanina sa Colossians, sa chapter 1. Colossians chapter 1, verse 25. Ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y naging ministro ng iglesia. Sinabi niya na siya ay apostol ni Kristo. Sinabi niya na siya ay kamanggagawa ng Diyos. Marami siyang bagay na sinabi tungkol dito. Ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos. Sinabi niya na ito ay para sa kanya na maipahayag ang salita ng Diyos na plinano ng Diyos at ipinangako ng Diyos. Ngunit sabi sa verse 26, ang hiwaga sa katunayan ng banal na paggabay at salita ng Diyos, sa katunayan ay isa pong lihim. Ang isang lihim o hiwaga ay hindi malalaman ng sinuman. Ang hiwaga ay nakatago. Tanging ang mga taong tumanggap ng paghahayag ang nakakaalam nito. Kaya sa verse 26 at sa verse 27, ang salitang hiwaga ay nabanggit ng tatlong beses. Hiwaga. Sa hiwaga, ano ang hiwaga? Ano po ang hiwaga? Sa verse 26, ang hiwaga po, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Ang hiwaga pong ito ay nakatago bago pa man ang paglikha
Ito po'y nakatago. Nakasulat na po sa Biblia na plinano na ng Diyos ang pagliligtas sa atin bago pa man likhain ang mundong ito. Bago pa ang paglikha na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi. Ang nakatago ay hindi pa rin nahahayag hanggang ngayon. Ito ay isang lihim na nasa puso lamang ng Diyos. Gayunpaman, ito ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay nahayag ngayon sa mga banal. At sa kanila'y nais ng Diyos na ipaalam kung, sabi dito, nais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. Sinabi na kaluwalhatian ng hiwagang ito. Gaano kadakila itong hiwaga po na ito? Hiwaga ng kaluwalhatian. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Kaya sa panahon po ni Abraham, hanggang sa dumating si Jesus, ang kabanalan at kapangyarihan ng Diyos, kasama ang mga himala, plano ng Diyos, at ang pangako na ililigtas niya tayo ay ipinakita. Ito'y po ipinakita sa pamamagitan ng bansang Israel. Ngunit, sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus, ang lahat ng mga pangako po na ito ay natupad. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao sa mundong ito, sa mga hintil. Tayo rin ay mga hintil. Ngunit, nais ng Diyos na malaman natin ang saganang biyaya ng Diyos, na ito'y si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Ano po ba ang hiwaga? Simple lang po ito. Si Kristo na nasa inyo. Ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, ang kaloob na inihanda ng Diyos, bago pa ang paglikha ay nahayag sa pamamagitan po natin, sa pamamagitan ni Jesucristo. Tinubos ni Jesus ang ating mga kasalanan magpakailanman at iniligtas tayo at pinahintulutan tayong maging mga anak ng Diyos. Kaya sa lahat ng iyon, ang pinakamahalagang bagay ay ang Kristo ay nasa inyo. Nasa inyo. Saan po? Sa puso natin. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Ang Panginoon ay ating maluwalhating pag-asa. Ang presensya ng Panginoon ay nangangahulugan na mayroong walang hanggang pag-asa. Ito ay buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Kaya nga, tayo ay naligtas. At magkita tayo sa langit. Sabi, hindi po ito nangyari. Ang Panginoon po ay nasa atin. Pagkatapos na tayo iligtas, ang Panginoon ay nasa atin. Sa Ebanghelyo ni Juan, sa chapter 14, verse 16 hanggang 17, at hihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakilalaman. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Ang isa pang katulong ay ang Espiritu Santo. Si Jesus na nagkatawang tao ay dumating sa Espiritu, ang Espiritu Santo. Ang Diyos at si Kristo ay hindi po hiwalay. Kaya kapag tinignan natin sa Roma, sa chapter 8, ang Espiritu Santo ay tinukoy bilang ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ni Kristo. At sa huli, ito'y tinatawag bilang Espiritu Santo. Kaya banal na Ama, banal na Anak, at banal na Espiritu. Sila ay Trinity God. Kaya nga, hindi ito maunawaan sa pamamagitan ng kaalaman at teorya ng mundong ito. Paano magiging isa ang banal na Ama, banal na Anak at banal na Espiritu? Sino ang nagsabi niyon? Ano ang 1 plus 1? 1 plus 1 ay 1. Kahit na ituro mo, sasabihin niya ay 1. Ito ay 2. Paano naging 1? Ito ay 1 dahil ito ay 1 plus 1. 1 plus 1 equals 1. 1 plus 1 plus 1, oh, 3. Ito ay isa. Hindi ito mauunawaan sa pamamagitan po ng matematika. Gayunpaman, ito ay totoo. Maraming nilalaman sa Biblia na hindi mauunawaan ng anumang bagay sa mundong ito biologically. Ano ang dapat natin gawin sa mga bagay na hindi natin nauunawaan? Maniwala ka lang kung ano po ito.
Anyway, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kaya sa Biblia, sinabi po sa Galatia chapter 3 verse 2, tumanggap kayo ng Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya. Tama po ba? Kaya dahil nang tayo ay naligtas, ang nagpaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos ay wala pong iba kundi ang Espiritu Santo. Sa 1 Corinto chapter 2 verse 12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Dahil hindi tayo ay matalino kaya tayo naniniwala sa biyaya ng Diyos, kundi dahil ito po ay sa tulong ng Espiritu Santo. Gayun din sa mga Gawa chapter 16, nang si Apostol Pablo ay nangaral sa Pilipos, ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa mga babae sa tabi ng ilog at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Si Lydia ay isang mga ngalakal ng telang kulay ube. Siya ay isang babae. Mula sa maraming tao, binuksan po ng Diyos ang puso ni Lydia at ipinaunawa sa kanya ang salita. Binuksan ang kanyang puso. Siya lamang ang nag-iisang naligtas mula sa maraming tao na naroon sa tabi po ng ilog. Nang mabasa ko ang mga salitang ito, naaalala ko po kung paano ako naligtas noon. Ako ay nag-aaral ng masipag sa seminaryo, kaya pinagkatiwalaan nila ako ng isang church at may oras ng kapilya sa seminary. At sa oras na iyon, isang pastor po ang nangaral. Siya ay isang taong nagkatrabaho bilang isang pastor sa mahabang panahon at naligtas matapos mapakinggan ang Ebanghelyo mula sa isang misyonaryo mula sa Netherlands. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa mga estudyante sa seminary. Noong panahong iyon, tila ako lang ang naligtas sa dinami-daming estudyante ang nakarinig ng salita. Nang iniisip ko ang mga estudyante na dumalo sa seminary ng panahong iyon, ako ay nagtataka kung sila ba talaga ay nag-aaral ng theology para sa Diyos. Ang ibang mga tao ay hindi sanay upang pumunta sa isang regular na university. Kaya pumunta sila sa theological college. Ang ilan ay pumasok sa seminary at pagkatapos ay lumilipat naman sila sa isang pangkaraniwang university, General University. Ang isa pang tao ay pumapasok sa seminary dahil sa kanya naman pong sariling sigasig sa relihiyon. Ang mga ordinaryong tao ay nagkatrabaho ng 6 na araw at nagpapahinga sa Linggo. Ngunit ang pastor ay nagtatrabaho ng 1 araw at pagkatapos ay nagpapahinga ng 6 na araw. Kaya ang trabaho na gusto ng mga taong tamad ay pastor. Siyempre, hindi po ganun ang mga pastor sa church natin. Kaya dahil lang ganyan mga tao ay nagtipon sa mga theological college, pagkatapos ng graduation sa paaralan, kung itong mga taong ito ay pumasa sa pastoral exam, sila ay nagiging mga pastor at evangelist sa church. At kapag naiisip ko po ito, talagang nadidismaya po ako. Nasasaulo nila ang mga salitang English nang hindi nakikinig sa mga sermon sa klase sa paaralan. Ikinalulungkot ko pong sabihin ito. At nang kumuha sila ng pagsusulit, ang pastor na nagbabantay sa kanila ay nagbigay ng mga test paper at nagsalita, "Kayo ang mga future pastors. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya hindi ko na kailangang kayo'y bantayan." Paglabas niya ng test room, pagkatapos ang mga estudyante ay kumuha ng libro, tiningnan nila ang mga ito, nangodigo ng daya. Ililigtas po ba ng Diyos ang mga gayong klase ng tao? Ganun po ba? Sinasabi ng Biblia, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ngunit sinabi ni Jesus, sila ay mga upahan. Sila ay nag-evangelize at nangangaral dahil binabayaran sila. Magagawa ba nilang makapag-evangelize ng maayos? Ako ay naligtas mula sa kanila dahil binuksan ng Espiritu Santo ang puso ko.
Binubuksan ng Espiritu Santo ang ating mga puso upang maunawaan ang biyaya ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Ang mga nakikinig sa Ebanghelyo at naunawaan ito ay maliligtas. At ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga ligtas. Kaya nang marinig natin ang Ebanghelyo at naunawaan ito, natanggap natin ang Espiritu Santo. Nang ako ay naligtas, hindi ko alam na ang Espiritu Santo ay nananahan sa akin. At hindi ko alam na ako ay, na ito ay pagiging maipanganak na muli. Kalaunan, habang nag-aaral ng Bible, natutunan ko ang patungkol sa makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, pagbuhay ng isang patay na kaluluwa, magkamit ng buhay na walang hanggan, maipanganak na muli, maging isang anak ng Diyos, maging tagapagmana ng Diyos, at tumanggap ng Espiritu Santo. Lahat ng mga bagay po na ito, nalaman ko na ito'y nangyari nang ako'y naligtas. Kaya He abides, hallelujah, He abides. Ito isang himala. Iniligtas tayo ng banal na Diyos na tagapaglikha at siya ay hindi malayo, siya ay nasa atin. Pinupuno ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa san sinukob. Kaya nga sa aklat ng Jeremiah, sabi doon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu. Siya ay nasa lahat ng dako. Siya ay naririto ngayon at nasa mga puso natin. Gaya na nakalagay po sa Jeremiah 23 verse 24. Alam niya ang bilang ng mga buhok ng ating ulo. Paano natin maunawaan ang lahat sa Diyos? Ang Diyos ay gumagawa kung saan naroroon ang Diyos. Kaya ang katotohanan, natanggap natin ang Espiritu Santo, ito po ay isa talagang kamangha-mangha. Dapat po tayo na maniwala na ang Espiritu Santo ay nasa atin. Dapat po tayo sumampalataya ang Espiritu Santo ay nasa atin. Sa Efeso chapter 3 verse 17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo nag-uugat at umitibay sa pag-ibig. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay hindi po tinanggap natin ulit ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mga puso pagkatapos ating maligtas, kundi dapat tayong maniwala na ang Panginoon ay nasa atin. Kung hindi natin ito paniniwalaan, mahirap para sa atin na matanggap ang gabay ng Espiritu Santo. Kaya nga sa 1 Corinto chapter 6 verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili? Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo, ang lugar kung saan nananahan ang Diyos ay templo. Kaya nang si Jesus ay nasa mundong ito, si Jesus ang templo. Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw, sabi ni Jesus. Nang marinig ito ng mga Hudyo, naguluhan po sila. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? Sa Juan chapter 2, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ang Jerusalem ay hindi templo ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa templo, tingnan ninyo, sa inyo'y iniiwan ang inyong bahay. Sinabi niyang inyong bahay, hindi templo. Dahil ang Diyos ay wala na doon. Saan na po ang templo ngayon? Ang katawan ni Jesus ang templo. Igibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, papatayin ninyo ako ngunit muling mabubuhay sa 3rd araw. Ngunit si Jesus ay namatay, muling nabuhay at umakyat na sa langit. Nasaan na po ang templo ngayon? Ang gusali na ginawa ng tao ay hindi po isang templo. Ang mga tao ay nagtatayo ng isang gusali ng simbahan ng napakaganda. At tinatawag itong isang templo. Mali po ito. Matapos tayong magtayo ng church building, nagdaraos tayo ng inauguration ceremony. Gayunpaman, matapos na itayo ang church, idinaraos ng mga tao ang dedication ng templo ng En Grande. Hindi iyon ang templo. Iniisip ng mga tao na ang gusali ay templo, kaya malaya silang gumagawa ng kasalanan sa labas ng building. At kapag nasa loob ng building, sabi nila, "Hello, God." Bumabati po sila. Iniisip nila na ang Diyos ay nasa loob ng church building lang.
Ito'y pamahiin po. Nasaan ang Espiritu ng Diyos? Nasa atin. Sa katawan ng isang taong ligtas, ang taong na ipanganak na muli, ang katawan na ito ay templo. Kaya nga sinaway ni Jesus ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan dahil hindi nila ito nalalaman. Dahil hindi nila ito nalalaman, kaya ang mga tao ay gumagawa ng kasalanan gamit ang kanilang katawan. Kaya sa Roma, sa chapter 8, sa verse 9, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Hindi natin maaaring gamitin ang pangalang Kristiyano ng hindi maingat at tawagin Kristiyano ang mga taong palasimba lang. Ang kahulugan ng Kristiyano ay ang tao ni Kristo na ang ibig sabihin ay ang mga tao kung saan nabubuhay si Kristo sa kanila. Sila ang mga tao ni Kristo. Alam niyo po ba ito? Kung wala ang Espiritu ni Kristo, hindi sila Kristiyano. Kaya sa ikalawang Korinto, sa chapter 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili. Kailangan nating suriin ang ating katawan kung may sakit na nakapasok nang hindi natin nalalaman. Sa katunayan, kahit hindi natin namamalayan, ang mga sakit ay pumapasok at lumalabas. Alam niyo po ba ito? Kung malakas ang immune system ninyo, inuwawala ang sakit. Ang sakit ay nakakapasok at lumalabas, ayon po yan sa sinabi ng mga doktor. Gayunpaman, kapag ang sakit ay nakapasok sa ating katawan, kung ang ating kalusugan ay mahina o yung immune system ay mahina, mahina doon sa sakit, maaari tayo magkasakit. Magkakasakit po tayo sa oras na iyon. Kaya tayo ay patuloy na nagkapacheck up ng paulit-ulit, hindi po ba? Tayo ay nagkapacheck up kung malusog ba tayo o hindi. Kaya subukin ninyo ang inyong mga sarili. Ibig sabihin ay dapat nating malaman kung talagang malusog ba tayo o hindi. Eh sinasabi po ng Biblia, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Kanino po ito sinasabi ng Biblia? Ang salitang ito ay sinabi para sa mga... Ang salitang ito ay hindi para sa mga hindi mananampalataya, kundi para sa mga mananampalataya kay Jesus at mga taong nagsasabi sila'y sumasampalatayang maigi. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tayo panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan nating siyasatin ang pananampalataya kung sila ba ay tunay na naipanganak na muli, kung sila ba ay tunay na naligtas, kung ang kanilang pananampalataya ay tinanggap ng Diyos o hindi. Kasi kahit ay iniisip nilang sila ay sumasampalataya, ngunit kapag sinabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, kung ganun, kahit na sila'y nagsisimba sa kanilang buong buhay, sila'y mapapalayo sa harapan ng Diyos. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo'y nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Kaya ang mga ligtas ay nakakaunawa. Ang mga ligtas ay nakakaunawa at naniniwala ng paisa-isa sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ganun pala ang naborn again. Ito ang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ganito din na ako'y naging anak ng Diyos at si Kristo ay nasa akin. Mauunawaan at maniniwala ba, po ba tayo ng paisa-isa? Si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Kaya ang ibig sabihin lang nito na ang kanilang pananampalataya po ay peke. Ibig sabihin, sila'y nabigo sa harapan ng Diyos kahit na napakaraming mga nagpupunta sa church, subalit ang tunay na sumasampalataya ay kakaunti. Sa Lucas 13 verse 23, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Tulad po nito, tinanong ng mga alagad si Jesus at ang sagot ni Jesus sa verse 24, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kakaunti lang ang mga pumapasok. At ang mga gustong pumasok ay sumasampalataya, ngunit mas marami ang hindi makakapasok. Napakarami mga salita tungkol po dito. Kaya kahit na may taong iniisip na siya'y mabuting mananampalataya dahil siya'y palagi nagsisimba, hindi po, mali po ito. Paano mo susubukin? Sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Roma 10:17. Ang naunawaan at pinaniniwalaan natin sa salita ay pananampalataya.
Kaya dapat natin siyasatin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung wala po ito, dahil nagsisimba na sila, iniisip nila na may tamang pananampalataya na sila. Ito po'y mali. Ang kanilang pananampalataya ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kaya mayroong patay na pananampalataya, nawasakan ng barko na pananampalataya, itinapo na pananampalataya, walang halagang pananampalataya. Mayroong ilang mga uri ng pananampalataya sa Bible. Ibig sabihin ito, na kahit na iniisip nila na sila'y nananampalataya, ngunit ang kanilang pananampalataya ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ay mali na hindi makakapasok sa langit po. Kaya mayroong Espiritu Santo sa mga taong naligtas. Kaya una, dapat po natin itong paniwalaan. Dapat tayong sumampalataya na ang ating mga kasalanan ay napatawad na at tayo dapat maniwalang natanggap natin ang buhay na walang hanggan at tayo naipanganak na muli. Kung paniniwalaan natin ito, tayo dapat ding maniwala na mayroong Espiritu Santo. Hindi ho ba? Dapat tayong maniwala ayon sa Biblia. Tingnan po natin sa Roma sa chapter 8. Roma chapter 8 verse 14. Roma chapter 8 verse 12. Chapter 8 verse 14, sorry po. Basahin natin ng sabay. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Nang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Opo. Ibig sabihin na ang Christian life ng ligtas na Kristiyano ay ang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ang mga taong relihiyoso ay magagawa din ng maayos na makadalo sa church ng paulit-ulit. Ang mga taong naligtas ay ang mga may Espiritu ni Kristo mula nang sila'y maipanganak na muli. Sila ay mga taong may Espiritu ng Diyos. Pagkatapos, pinapatnubayan sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Ang buhay ng Kristiyano ay ang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin nito na ang Christian life ay ang buhay na ipinamumuhay natin ayon sa Espiritu Santo. Ginagabayan tayo ng Espiritu Santo sa katotohanan. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ito ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ayon sa Juan 16 verse 13, tayo'y kanyang ginagabayan sa buong katotohanan ng salita. Awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paang salita mo at liwanag sa landas ko. Ibig sabihin, landas patungo sa Diyos mula sa sanlibutan. Yung daan po. Sabi ni Jesus sa Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang mga taong ligtas ay patungo sa daan na inihanda ng Diyos, kaya sa buong katotohanan. Ang Espiritu Santo ang nagligtas sa atin at siya din ang pumapatnubay upang magawa natin ang ayon sa ikalulugod ng Diyos. Ito ang buhay ng born-again Christian at kung paano tayo pinapatnubay ng Espiritu Santo ay ang ebidensya na tayo ay mga anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ito ay ebidensya na sila ay mga anak ng Diyos. Sa Juan chapter 10, sa verse 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Kaya ang tupa ng Panginoon, naririnig ang kanyang tinig. At kilala ng pastol ang kanyang mga tupa at kilala din siya ng mga tupa. Kaya ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Pumunta po ako sa Turkey para maglakbay doon. Nang dumano ako sa isang bukid, maraming tupa. Pagkatapos, meron pong isang pastol na nagsalita sa kanila. Ang mga tupa ay sumunod sa kanya noong panahong iyon. Kaya lumapit ako sa kanya at nakiusap po ako sandali. Hiniram ko po ang kanyang coat na gawa sa balat ng tupa. Hiniram ko din yung kanyang sombrero at isinuot ito. At hinawakan ko po yung isang mahabang pamalo. At sinuot ko yung lahat ng iyon, at pati yung tungkod, at gaya ng pastol, ay tinawag ko ang mga tupa. Tinawag ko yung mga tupa. Pero hindi nila ako nilingon. Bakit?
Sapagkat ang aking tinig ay hindi tinig ng kanilang pastol. Pinapakinggan ang aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Maharing sinasabi ng tupa, hindi ka pastol, ginagaya mo lang ang pastol. Ni hindi po nila ako sinulyapan. Kung wala ang pastol sa tabi ko, baka tumakas na po sila dahil sa takot. At ito po ay talagang kahanga-hanga. Nakamamangha. Walang kwenta ang magbihis ako gaya ng pastol. Matapos po nating maligtas, ang ating mga tainga ay nabuksan. Sapagat ang tainga ang sumusubok sa mga salita, gaya ng ngala-ngala na sa pagkain ay lumalasa. Kaya matapos na maligtas, ang iyong tainga ay nabuksan. Masasabi natin ng eksakto kung iyon ay salita na binigkas ng Espiritu Santo o mensahe lang ng tao mula sa logic, philosophy, o knowledge. Mahalata din natin kung ang mensahe ay mula sa personal na pagkaunawa o mula sa sariling kaalaman. Kailangan mong makaramdam. Ito po yung discernment. Kung hindi mo itong mararamdaman, ay susunod ka dito na parang bulag. Where He leads me, I will follow. I will go with Him all the way. Subalit ang nangyayari ay ganito, I will follow the pastor, follow the denomination, follow the people into hell. Kaya hindi dapat maging ganito. Anyway, kailangan po na tayo ipatnubayan ng Espiritu Santo. Subalit, ano ang kailangan nating gawin upang tayo ipatnubayan ng Espiritu Santo? Kailangan nating malaman kung paano tayo ginagabayan ng Espiritu Santo. At detalyado po ito sa Bible, sa Galatia 5:16. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kaya noon po, bago tayo naligtas, nabubuhay tayo ayon sa pagnanasa ng katawan. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noon ay katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Ang prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid ay ang Diablo. Bago tayo naligtas, tayo nabuhay ayon sa Diablo. Paano po? Ayon sa pagnanais at pagnanasa ng laman. Kaya tayo mga anak ng kapuotan. Ang mga taong ligtas ay hindi po nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu Santo. Lumalakad sa Espiritu at hindi mo gagawin ang pagnanasa ng laman. Kung ikaw ay mabubuhay ayon sa Espiritu Santo, makakapamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos nang hindi sumusunod sa pagnanasa ng ating katawan. Kaya dapat maging ganun. Siyempre, kailangan mo na lumago ang iyong pananampalataya. Ang mga bata ay umiiyak at ipinipilit nila ang kanilang gusto. Sila ay nagiging sakib, nakikipag-away, at kahit na sila ay hubad, ay hindi sila nahihiya. Sila ay tumatay at umiihi. Subalit kapag sila ay lumalaki, nang pakonti-konti, sila'y nahihiya na. Nalalaman na nila kung gusto ba o hindi sila ng mga tao. Sinisikap nilang pasayahin ang kanilang mga magulang at sila po'y nagbabago. Kaya mga bagong ligtas, sila'y tinawag ng mga bagong naipanganak na sanggol. Ang bagong silang na sanggol ay hindi pa nakakaunawa. Kailangan ng panahon para sila ay lumago. May mga taong humuhusga at nagsasabi, paano magagawa iyan ng taong ligtas? Ilang taon na siyang ligtas pero hanggang ngayon ay ganyan pa din siya. Ang tao ay lumalago sa loob ng ilang mga taon, isang taon, dalawang taon, tatlo o apat na taon. Sila ay lumalaki sa pangangatawan at sa personalidad ng pakaunti-kaunti at nagbabago. Subalit ang pananampalataya ay hindi basta lalago ng sandaling panahon lang. Sinabi po ni Apostol Pablo sa mga Hudyo sa 1 Corinto chapter 3 verse 1. Sabi niya, kayo'y makalaman pa. Ibig sabihin, mga sanggol pa kay Kristo. Ganon din sa Hebreo sa chapter 5 verse 12. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Kaya ang mga sanggol ay umiinom ng gatas. Hindi pa sila kumakain ng matigas na pagkain. Kung sila'y makikinig ng ilang medyo nakaka-challenge na mensahe, sila'y maaaring tumanggi dahil hindi pa nila kayang dalhin iyon. Sila'y umiinom lang ng gatas, hindi pa sila makakain ng matigas na pagkain. Kaya kung may sasabihin na kung anumang challenging na mensahe,
kaagad silang tumatanggi. Ayaw nila. May nagsabi, oh, binibigyang diin mo ang kautusan. Patungkol lang dapat sa biyaya ang pag-uusapan. Ay, sinasabi sa Roma sa chapter 8 tungkol sa mga naligtas at namumuhay ayon sa Espiritu Santo. Sabi sa Roma chapter 8 verse 4, upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Siyang hindi ligtas ay hindi tunay na makakasunod sa kalooban ng kautusan. Nagkukunwari siyang sumusunod sa panlabas. Ngunit pagkatapos na maligtas, natupad ang mga hinihingi ng kautusan. Ano po ang hinihingi niyon? Exodus chapter 20 verse 13, kung sinasabi ng kautusan, huwag kang papatay, sinasabi rin ito, huwag kang magalit. Huwag kang mapuot. Gaya ng mamamatay tao, ang sinumang napupuot. Sa unang Juan chapter 3 verse 15, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kaya, kapag ang banal na espiritu ay kumilos sa iyo, at ikaw ay namumuhay ayon sa banal na espiritu, maaari kang mabuhay nang hindi napupuot o hindi nagagalit. Sa Exodus chapter 20 verse 17, sabi doon, huwag kang mag-iimbot. Sa verse 15, huwag kang magnanakaw, magkasing kahulugan. Kahit na hindi ako nagnanakaw, pero kung ako'y nag-iimbot, ako'y nagnanakaw na sa aking puso sa harap ng mata ng Diyos. Maaari mong nakawin nito kung walang nakakakita nito. Sa Exodus chapter 20 verse 14, huwag kang mangangalunya. At sa Mateo 5 verse 28, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkaasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Hindi ka dapat magkaroon ng pagnanasa. Kung gayon, kung mamumuhay ka ayon sa banal na espiritu, nawawala ang gayong uri ng pagnanasa, nawawala rin yung kasakiman. Kumikilos ang banal na espiritu upang magawa lamang natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pero ang pamantayang moral ng Kristiyano na namumuhay ayon sa banal na espiritu, ito po ay napakataas. Iba po ito sa tinatawag nating moral na pamumuhay. Kaya kung bibigyang diin po natin ng kaunti ang tungkol dito, sasabihin nila, "Hoy, ba't mo binibigyang diin ang gawa? Binibigyang diin mo ang kautosan." Hindi nila naiintindihan. Hindi po nila ito matiis. So parang hinihingi sa isang bata na magbuhat ng isang sakong bigas. Gayunpaman, magagawa natin ito habang lumalago ang ating pananampalataya. Kaya kailangan natin na malaman kung ano ang ginagawa ng banal na espiritu. Maikli ko pong ipinaliwanag sa inyo noong nakaraan kung ano ang ginagawa ng banal na espiritu. Pero patuloy natin nakakalimutan ito kahit na naririnig natin ito. Kaya naman inuulit ko po ito. Nangaral ka na niyan dati, sabi nila. Pero inuulit mo na naman. Opo, kailangan ko pong gawin itong muli. Kung ulit-ulitin natin ito, tatatak ito sa atin pong isipan. Kapag sinasaulo natin ang mga talata sa Biblia, mahaalala nyo ba ito kapag binibigas nyo ito na minsanan lang? Paulit-ulit natin nakakalimutan at isinasaulo. At kung patuloy natin ginagawa ito, hindi natin ito malilimutan sa bandang huli. Kaya kapag natututo tayo ng mga banyagang wika, kailangan natin isaulo ang mga salitang English ng paulit-ulit. Pero pagkatapos marinig ang sermon, minsan hindi natin maalala na sinasabing, narinig ko ba yung sermon na yun? Kaya kailangan natin ulitin ang mga mahalagang bagay. Ang dahilan kung bakit inuulit-ulit ko ito ay sa kadahilan ng malibang ito'y ulitin ko upang maibaon sa aking puso, gaya ng isang pako, darating tayo sa panahong muli tayo namumuhay sa laman. Kaya nga sa unang Korinto chapter 3 verse 3, sapagkat kayo'y makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paniribugho at mga pagkatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Ang mga Kristiyano, taga-Korinto, ay matagal nang naligtas at may kaalaman na sa Biblia, pero mayroong inggit at mga pagtatalo. Mahal nila ang mga nagmamahal sa kanila. Napopoot sila sa mga napopoot sa kanila. Sa ilang iglesia, ang mga miyembro ay nahahati sa pagitan ng mga may gusto sa pastor at sa mga napopoot sa pastor. Kahit na ang ilang mga pastor ay nagmamahal lamang sa mga nagmamahal sa kanila at sinasabi sa mga napopoot sa kanila, umalis ka kung gusto mo. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay zero yung score. Ang mga pastor ay dapat na lumayo sa mga taong masyadong lumalapit at dapat na malapit sa mga malayo sa mga pastor. Sa mga hindi man lang kumukumusta at sumisilip sa malayo at tinitingnan kung may mali o wala, dapat kumustahin ko muna at lumapit sa kanila sa mahinang miyembro. Sa isang church, nahati sa dalawang grupo ang mga tao.
ang mga gusto mo at ang mga kinasusuklaman mo. Ito'y namumuhay ayon sa laman at gumagawa ng ayon sa laman. Kaya may inggitan at may alitan, tapos nag-aaway-away sila. Kaya naman sa Roma chapter 8 verse 26, sabi po dito, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ang ating mga kahinaan ay nangangahulugang tayo napakabata pa at napakahina pa para sundin ang mga salita ng Diyos. Kaya tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan dahil hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng manalangin ayon sa kalooban ng Diyos at tayo nananalangin sa ating sariling paraan at ang sasabing amen sa huli. Pero kapag narinig ito ng Diyos, hindi siya sumasangayon sa ating panalangin. Sa unang Juan 5:14, kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. Pero Santiago 4 verse 3, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo sa inyong mga kalayawan. Dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin para sa kanyang kalooban, hindi upang bigyang kasiyahan ang ating makalamang pagnanasa. Kapag ang panalangin ay naaayon sa kalooban ng Diyos, dinirinig niya ang panalangin. Yan ang totoong panalangin. Kaya nga, sa Roma chapter 8 verse 26, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ang nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin. Siya'y nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nananalangin para sa atin. Ito po ay kamangha-mangha. Kaya ngayon, dapat nating tingnan ng isa-isa ang gawain ng banal na Espiritu. Tingnan po natin sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 3 hanggang 4. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Ang pagkakaisa ng Espiritu. Pinagkakaisa ng banal na Espiritu ang mga taong naligtas. Ito ay isang napakahalagang salita. Bago ang kaligtasan, sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Tayo ang tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Sa kanyang sariling daan, sa kanyang sariling mga plano, sa kanyang sariling pag-iisip. Lahat ng kanyang sariling paraan. Kaya nga, maging ang dalawang tao na hindi ligtas ay hindi maaaring maging isa. Pagkatapos po ng kasal, ang mag-asawa ay namumuhay ayon sa pagkakasundo. Pero may magkaiba silang mga ideya, hindi po ba? Hindi po ba? Kaya nga, maraming tao ang naghihiwalay pagkatapos ng kasal sa sandaling panahon. Pero doon po sa mga hindi naghihiwalay, pagkatapos ng pagkakaroon ng isang anak, nabubuhay lamang sila dahil wala silang ibang pagpipilian at lumilipas lang ang oras. Abay, problema din po iyon. Dahil nagsasama lang sila dahil wala silang ibang pagpipilian liban sa diborsyo. Gayunpaman, kapag tayo'y naligtas, naging isa tayo, isang pananampalataya, isang pag-asa, isang layunin ng pamumuhay. Sa pag-ibig ng Diyos, dapat tayong maging isa sa pamamagitan ng buhay ng Diyos at ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon na kapag sinubukan ninyo maging isa, mas nauuwi kayo sa paghihiwalay. Pero narito ang banal na Espiritu na pinagkakaisa tayo. Kaya pagkatapos ninyong maligtas, tayong lahat ay isa, isang ama, isang kapatid na lalaki at babae, isang banal na Espiritu. Isa lang ang layunin sa buhay. Kaya namumuhay lamang tayo ayon sa kalooban ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng Diyos at pagkatapos tayo nagiging isa. Kahit na magdusa ka, ginagawa mo para sa kapakanan ng Panginoon. Kahit na nahihirapan ka, ginagawa mo ang ayon sa salita at ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang ating pag-asa ay hindi dito sa sanlibutan kundi sa langit. Kaya ang pananabik, sa pananabik ng Panginoon at pakikibahagi ng ating kapalaran, anumang kahirapan na ating kinakaharap, tayo ay iisa. Hindi ko hinihiling na magsumikap ka para maging isa. Pinagkaisa na niya tayo. At sinabihan na tayong panatilihin ang pagkakaisa. Sa sandaling tayo naligtas, tayo isa na.
Kapag ipinanganak ang isang sanggol, mayroon siyang ama at ina at nagsilang kasama ang kapatid na babae at lalaki at tiya at tiyo. Hindi ba sila isang pamilya po? Pagkatapos maligtas, tayo ay naging isang katawan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu. Kaya ngayon si Jesus ang ulo at tayo ang katawan. Kaya sa 1 Corinto chapter 12 verse 13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa isang salita ng Diyos at iisang kalooban ng Diyos. Sa 1 Corinto 12:27, kaya nga ang katawan, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Si Jesus ang ulo at tayo ang katawan. Ang bawat isa sa atin ay isang bahagi ng katawan. Ang papel ng bibig, papel ng mata, papel ng mga kamay, ng mga paa, at ng mga laman-loob, ang ating katawan. At tayo nakakabit sa mga di nakikitang bahagi ng katawan. Merong isang kapatid ang tinanong, ano ang iyong posisyon? Kaya ang sinabi niya, ako ang daliri ng paa. At nang tanungin ng kanyang asawa, anong posisyon mo? Kaya ang sabi niya, ako ang kuko sa paa. Anyway, ang kuko sa paa ay dapat naroroon sa mga daliri. Sa tingin mo ba, magiging maayos kung wala po yung mga hindi liit? Hindi po, hindi maayos. Kapag tumitingin ka sa isang taong naglalakad na walang hindi liit, iba po ang paglakad niya kaysa doon sa mayroon. Walang sangkap na hindi kailangan ng ating katawan. Ang bawat miyembro ng katawan ay isang paraan o sa iba pang paggagamitan. Kaya kapag daligtas ka, masasabi mo, ako ay miyembro ng katawan ni Jesus. Ang magagawa ko ay ang regalong ibinigay sa akin ng Diyos. Kung sinusubukan mong gawin ang isang bagay na hindi mo magagawa, yun po ay pagmamataas. Hindi mo dapat ginagawa yun. Habang lumalago ang pananampalataya at habang natututunan ang salita, may mga bagay na magagawa natin. Kaya na natin. Kaya ang mga naligtas ay isang espiritual na komunidad na pinagkaisa ng banal na Espiritu. Ito ang church. Tayo pinagkaisa ng Espiritu Santo. Hindi sa pamamagitan ng tao, kundi ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Biblia na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa. Sapagkat ang pagkakaisang ito ay maaaring masira. Ginawa ng Espiritu Santo ang pagkakaisa na ito at sinisikap ng Diablo na sirain naman ito. Kaya ang pamumuhay sa buhay pananampalataya ay hindi isang bagay na ginagawa ng mag-isa. Kahit naligtas ka, hindi ka mabubuhay sa pananampalatayang ito na mag-isa. Tingnan po kung gaano kawalang saysay ang mundong ito. Ang ating laman, ang ating puso at may mga bagay na hindi pa nababago. Kaya mas madaling mamuhay ayon sa nakikita, sa makatotohanan at sa pisikal kaysa mamuhay ayon sa Espiritu Santo. Maging ang baga po ng uling na matingkad na nagdiningas ay mabilis na namamatay kung watak-watak. Hindi ka maaaring mamuhay ng buhay pananampalatayang nag-iisa. Hindi mo matatanggap ang gabay ng Espiritu Santo. Ikaw ay nag-iisa noong hindi ka paligtas, pero pagkatapos maligtas, ikaw ay nasa grupo na tinatawag na tayo. Kaya tulad ng bagang namamatay kapag ito'y natipon, pagkatapos po'y muli itong magbabaga kapag natipon at liliyab. Dapat mong malaman na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa gitna natin kapag tayo po ay nagkakaisa. Nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu ay nagsasabi sa atin na sinusubukan po ng Diablo na sirain ito. Hindi niya mananakaw ang kaligtasan natin, ngunit maaari niyang pabagsakin ang buhay pananampalataya. Paano po? Kung aalis ka dito sa pangkat na ito, mabibigo ka. Kung aalis ka, maaari kang maging gahi ng mga tao sa sanlibutan. Kailangan mong malaman niyon. Kung mangyari iyon, ang iyong buhay pananampalataya ay mabibigo. Kung ganoon, ay hindi natin malalaman kung ikaw ba talaga iligtas o hindi. Ang katibayan na ikaw ay naligtas ay ang manatiling nakakabit sa grupo kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. Ikaw ay bahagi ng katawan ng Panginoon bilang miyembro. Kahit mayroong magpaalis sa iyo, hindi ka dapat umalis. Ngunit sino magpapaalis sa iyo? Ang mga naunang naligtas ay dapat higit na yakapin ng mga bagong ligtas. Sa isang pamilya, may lolo at lola, mayroon silang demensya, at mayroong tatay na may tatay, may nanay, may ate, may kuya, at mayroon pong bagong silang. Kaya kapag ang sanggol, kahit na ito'y umiihi at dumudumi, hindi sila sasampalin ng ibang miyembro ng pamilya sa mukha o sisipahin po sila palabas ng bahay. Hindi po. Ang buong pamilya ay binabantayan ng bawat isa. Kahit na may nakagawa ng maliliit na pagkakamali, ang buong pamilya po binabantayan ang isa't isa.
Hindi po sinasampal at sinisipa palabas ng bahay. Binabantayan yung bawat isa. Kaya tayo ng mga taong naligtas sa isang komunidad, dito inaalagaan natin ang bawat isa. Dito ang buhay Kristiyano ay lumalago. Basahin po natin itong Efeso chapter 4 verse 13. Basahin natin ang sabay. Efeso chapter 4 verse 13. Verse 13. Basahin natin. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Sa anak ng Diyos, ang anak na si Kristo, makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa maging taong may sapat na gulang. Ang kaalaman ay dapat maging isa upang ang pananampalataya ay maging isa. Bakit may mga taong nananampalataya sa isang Diyos at sa isang Jesus ngunit nag-aaway sa isa't isa? Kahit sa parehong relihiyon, nag-aaway-aaway sila. Maging sila man ay Presbyterian, Methodist, o kung anumang relihiyon, nag-aaway-aaway sila. Nang nagpunta po ako sa US, nakita ko na kapag mayroong Korean na lumilipat ng tirahan sa US, nalalaman po ng iba ang impormasyong ito na darating ang tao yun at naghihintay sila sa airport at dinadala siya sa kani-kanilang church gamit yung kani-kanilang mga sasakyan. Dinadala nila ang Koreanong iyon at tinutulungan na makahanap ng bahay, ginagabayan sa eskwelahan, trabaho, ganyan. Opo, mabuti po ito. Ngunit, bakit? Bakit nila ito ginagawa? Upang madala sa kanilang church. Napakatapang po nila. Dapat ay pupunta na sila sa aming church. Bakit ninyo sila inagaw? Maging mga pastor po, nag-aaway-aaway sila. Dahil para sa kanila, bawat tao ay pera. Patawad po ha. Bakit sila nag-aaway? Bakit po? Sila ba ang mga biktima nila? Hindi sila nagkakaisa, hindi po ba? Tayo po, meron tayong 226 churches sa Korea at mayroong halos 926 churches sa ibang bansa. Nasa mga 80 mga bansa ayon sa ulat dahil patuloy po itong nadaragdagan. Ngunit, hindi po ba tayong lahat ay nagkakaisa? Hindi po ba tayo ay nagkakaisa? Sinasabi ba natin, bakit ka nagpunta doon? Kapag ang iba ay nagpupunta sa ating ibang church, ganun po ba? Hindi po. Yun rin ay ating church. Saan man sila magtungo, kapag sila ay pumupunta sa ating church, pinapahalagahan natin ito, binabantayan natin ang bawat isa, hinahawakan ang Christian life ng bawat isa, tinutulungan financially kapag sila ay may mga kahirapan. Iisa tayo, hindi po ba? Bakit nag-aaway-aaway sila sa isa't isa? Magkakaiba kasi sila. Ang kaalaman nila ay magkaiba at ganoon din ang kanilang pananampalataya. At kapag ang kanilang pananampalataya magkaiba, nag-aaway-aaway sila. Dapat tayong magkaisa. Tayo na may isang Espiritu Santo. Hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala ng anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang. Kaya ang bawat isa ay nagiging ganap paunti-unti. Ang iglesia ng Panginoon nagiging higit pang matured na iglesia paunti-unti. Nang pasimula ng ating church, nag-aaway-aaway rin sila. Napakagulo kapag nagtitipon kami noon. Bakit po? Kapag ang mga bata nagtitipon-tipon, ay nag-aaway-aaway. Sinasaktan ng isa't isa. Ngunit hindi nila ginagawa ito kung matured na sila. Inaalala na ang isa't isa. Paano ito ginagawa ng maayos ng ating church? Ang world mission ay kusa ng sumusunod dahil ang church ay matured na. Hindi ho ba? Ipagkakatiwala ba ng Diyos sa mga bata ang dakilang mga gawain? Hindi po. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Ang taong ganap ay tumutukoy sa church, ang katawan ng Panginoon, nagiging ganap. At bawat bahagi ay nagiging ganap habang lumalago ang buhay Kristiyano. Mateo 5:48, kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging ganap na gaya ng Diyos Ama? Hindi sinabi ni Jesus na kayo'y maging kalahating sakdal dahil ang Ama ay sakdal. Habang tinutularan natin ng Diyos paunti-unti, kapag dumating ng muli ang Panginoon, ang ating katawan ay mababago bilang maluwalhati gaya ng Panginoon. So unti-unti, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tama po?
Ang Kristiyano na nasa hustong gulang, tayo'y nagiging ganap na sukat ni Kristo habang tayo lumalago. Kaya kung titingnan po natin si Apostol Pablo, tila ba si Jesus ay talagang nagpakitang muli sa pamamagitan po niya? Kaya nga, kung titingnan po natin sa Galacia, sa chapter 6, sinabi ni Pablo, sapagkat taglay ko sa aking katawan ng mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Kaya ang mga bakas ni Jesus ay nakikita sa kanyang katawan. Ang mga bakas ng pagdurusa. Kaya kung titingnan din po natin sa unang Korinto, sa chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. May lakas ng loob na sinabi ni Pablo na tumulad siya kay Jesus. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ang pagtulad ay nangangahulugang maging kawangis. Maging kawangis. Kaya sa Galacia, sa chapter 4 verse 19, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang isang ina ay naghihirap upang maipanganak ang isang sanggol. At sa palagay ko ay buong buhay silang naghihirap sa pagkapanganak na ito habang pinalalaki yung kanilang sanggol. Kahit na ang kanilang katawan ay lumalaki, ngunit ang kanilang pag-iisip hindi nagmamature. Kung ganun dumadaing sila sa loob, kailan ba siya magmamature o magtatanda? Bakit sinasabi nila ito sa gayong tao? Gayong tao naman talaga sila? Hindi lahat ng tao ay nagpapakatao. Sila ay tao kung kumikilo sila bilang tao. Ang mga tao ay lumalago at lumalago ang karakter. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ano ang dapat gawin upang si Kristo ay mabuo, maging kawangis si Kristo at lumago sa Christian life? Dapat lumago tayo sa grupo na may kaalaman at pananampalataya. Kapag iniwan nila ang grupo, kaduda-duda kung sila ba talaga iligtas. Hindi lamang po iyon, kundi pati ang kanilang Christian life ay hindi po lumalago at hindi makakagawa ang Diyos sa pamamagitan ng taong iyon. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga taong ang buhay Kristiyano ay lumalago paunti-unti. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ganap na pagkakilala at pananampalataya sa pagkakaisa ng Espiritu. Tingnan po natin yung isa pang verse dito. Efeso chapter 3 verse 20. Basahin po natin. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa atin, ito ay nasa atin, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Saan po nananahan ng Diyos? Sa mga taong ligtas, sa grupo na nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gumagawa siya sa kapangyarihan mula sa grupong iyon. Mayroong kapangyarihan sa gitna nila. Kaya kung titingnan natin sa mga gawa, ang mga mananampalataya ay nagkaisa sa pag-iisip. Gawa, chapter 2, verse 42, na natili sila sa turo ng mga apostol. At araw-araw habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagyasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang mga naliligtas. Ang Diyos ay kumikilos kapag ang mga banal ay nagkakaisa, iniibig ang isa't isa at nagsasama-sama. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas araw-araw. Kaya napansin ko po na nagtungo ako sa Hong Kong ng nakaraan. Ang Hong Kong ay isang lugar kung saan napakahirap mag-evangelize. Lalo na po nito nakaraan dahil sa pandemya ng coronavirus. Kontrolado doon at kinokontrol ng politika sa iba't ibang paraan. 300,000 katao ang nagtungo na po sa ibang mga bansa. Ang mga mayayamang tao ay nagpunta sa Canada, sa England, at ang mga mahirap ay nagpunta naman sa Taiwan. Ngunit, ang sabi ay ang populasyon doon ay 8 million. Kahit na sa ganoong sitwasyon, ang mga kapatiran doon ay nagkaisa ng pag-iisip. Lalo na po ang sisters sa mother's group ay napakasigasig. Naghain sila ng pagkain sa lahat ng tao na nagpunta sa church. Nagpapakain sila sa isang bayan kada araw. Dahil pinabawalan silang kumain sa church building. Ang isang deacon na mayroong shopping center ay binuksan ito at ang mga tao ay kumakain doon pagkatapos na magpunta sa church. Naging posible na makapag-evangelize doon dahil labis silang nagsisikap ng ganito po.
Kayo mga brothers at sisters ay nagkakaisa sa pag-iisip. At ang pastor ang nangunguna sa kongregasyon ng maayos mula sa unahan. Kaya ang bilang ng mga naligtas ay nadagdagan at ang manhole ay napupuno tuwing araw ng Linggo. Sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos. Ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ano ba ang hinahanap po natin? Nais ko bang yumaman at makakain ng maayos at mabuhay ng maayos? Hindi po. Hindi po. Mabuhay man tayo sa kahirapan o sa kasaganaan ayon sa ibigay ng Diyos. Kung tayo ay mahirap, sa Panginoon lamang tayo aasa. At kung tayo naman ay mayaman, maaari nating kunin ang kayamanan at gamitin ito upang makapaglingkod sa Panginoon. Higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi, paano maliligtas ang mas marami pang tao? Lagi natin itong ipinapanalangin, tama po ba? Ang iniisip natin ay paano ko mabibigyang lugod ang Panginoon? Hindi po ba ninyo ito iniisip? Ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus at sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Kesa palagay ko po ang ating church ay lumago ng kaunti sa pananampalataya. Kaya hindi ba't lahat ng mga churches ay nagiging isa sa puso at aktibo, hindi lamang dito, kundi ganoon din sa World Missions? Kaya ang ating taimtim na ipinapanalangin ay umaapaw ng higit pa sa ating hinihingi. Hindi ko rin po ito maunawaan. Paano ito naging sa atin? Ang Diyos po ang gumagawa ng mga bagay na ito. Bukod sa atin, maaaring marami pang mga evangelical organizations na gumagawa ng world missions. Gayunman, gaano man karaming organisasyon ang tingnan natin, napakabuti po sana kung mayroong napakaraming organisasyon maliban pa sa atin na marami pang mga church organizations kung saan may gawain ng pagliligtas sa pamamagitan po ng ebanghelyo na kasing aktibo po ng sa atin. Ngunit, napakahirap po makakita. Kaya naniniwala ako na pinagkatiwalaan ng Diyos ang ating church, ang Lifeward Mission sa pag-evangelize ngayong mga huling araw. At habang ginagawa natin ang gawain ng Panginoon, bagaman ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay sumubok ng maraming missiles sa paligid, subalit sa ngayon, hindi sila maaaring makipagdigma sa South Korea. Siyempre po, kapayapaan ay napapanatili ng maayos kapag ang mga politiko ay gumagawa ng maayos sa politika. Subalit, ang higit na mahalaga ay walang mangyayaring digmaan habang ginagawa natin ang gawain para sa Diyos. Hindi paihintulot ng Diyos ang digmaan. Kaya ayon sa Bible po, yung Sodoma at Gomorrah, winasak dahil walang 10 matuwid. Subalit ang Jerusalem, winasak dahil wala doon ni isang matuwid. Binanggit din ito sa Jeremiah chapter 5 verse 1. Gaano ba karaming matuwid na ligtas sa Korea ngayon? Ang Diyos ay kumikilos dahil may mga born-again Christians na nagsasacrifice ng higit upang ipalaganap ang ebanghelyo. Kaya't walang sino mang lulusob sa Korea hanggat ang Diyos ay kumikilos, naniniwala po ako dito. Ang kapalaran ng Korea ay nasa ating church. Ako po ay nananalangin na, O Diyos, ginagawa po namin ang world mission at nag-evangelize ng maigi sa katapusan ng panahon. Subalit, kung ang digmaan ay mangyari sa Korea, hindi na namin magagawa ang world mission. Kaya, O Diyos, ikaw na pong bahala dito. At sasabihin sa atin ng Diyos, oo, ako na ang bahala. Kung mayroon pong 10 matuwid na tao sa Sodoma at Gomorrah, ang lugar na iyon ay hindi sana nawasak. Tama po ba? Ang mga tao ba doon sa Sodoma at Gomorrah ay alam o hindi bago sila napahamak kung mayroon ba doon 10 taong matuwid? Hindi po nila alam na kung mayroong 10 taong matuwid eh hindi sila napahamak. Hindi po nila alam. Oo. Hindi nila alam. Hindi nila nalalaman. Kaya kung titinan po natin sa Bible, ito ay talagang nakakabahala. Para bang ang digmaan sa Korea ay mangyayari anumang oras at ang lahat ng mga kondisyon ay nasa katapusan na at tayo nasa panahon bago ang pagdating ng Panginoon. Gayunpaman, hanggat sinusunod natin ang salita ng Diyos ng higit, ipinangaral ang ebanghelyo at gumagawa ng sama-sama na may isang isipan ay walang sino man na maaaring lumusob sa Korea. Ang Diyos ba ay pinoprotektahan lang ang Israel? Kakaunti lang ang mga taong sumasampalataya kay Jesus ngayon doon. Sumasampalataya sila sa Diyos subalit hindi kay Jesus maging sa ngayon. At ang lugar kung saan laganap ang homosexuality ay ang Tel Aviv sa Israel.
Marami mga Hudyo ang nagsasabi, hindi ako sumasampalataya sa Diyos. Subalit, bakit pinoprotektahan ng Diyos ang Israel? Bakit ang Panginoon ay ginawa silang malaya at bakit niya pinoprotektahan? Sa Ezekiel chapter 36, dahil pinili ng Diyos ang Israel. Dahil pinili sila ng Diyos, kaya pinoprotektahan niya sila para sa kapakanan ng pangalan ng Diyos. Ang mga hindi mananampalataya ay iniisip na ang Diyos ay patay na noong ang Israel ay winasak. Ang Israel ay winasak dahil sa kanilang kasalanan. Subalit pinanauli ng Diyos ang Israel upang ipakita na ang Diyos ay hindi patay. Kaya anuman ang ginagawa ng mga Hudyo ay pinanauli sila alang-alang sa pangalan po ng Diyos. Pagkatapos sa paningin ng Diyos, hindi ba't ang Korea ay higit na mahalaga kaysa sa Israel kapag tayo ay naging isa at ipinangaral ang Ebanghelyo at ginagawa ang World Mission? Sa dulo ng silangan sa mundo, ang Korea ngayon ay pinagningas ang apoy ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng namamatay ng ilaw ng Ebanghelyo sa buong mundo. Walang duda na pinoprotektahan ng Diyos ang Korea. Dapat tayong maniwala dito at gumawa ng masigit pa. Wala na po tayong oras. Wala na tayong sapat na oras upang mag-evangelize o mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ay kikilos lamang kung gagawin natin ang ating makakaya at magsasama-sama bilang isa. Tama po ba? Dapat tayong maging higit na masipag at magkaisa ng pag-iisip at gawin ang lahat ng ating makakaya para sa gawain ng Diyos na maisa katuparan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Na gumagawa sa pamamagitan natin. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin ang Diyos. Sa katapusan ng panahong itinakda ng Diyos, ang mundong ito ay nagiging higit at higit pang masama at puno ng kasalanan. Subalit sa katapusan ng panahong ito ay iniligtas kami ng Diyos upang kami ay makapaglingkod sa Diyos, sumunod sa Kanya, ipangaral ang Ebanghelyo at mabuhay para sa Panginoon na mayroong isang isipan sa church na siyang katawan ng Panginoon. Kaya't salamat po sa lahat ng biyayang ito. Panginoon, hawakan mo po kaming lahat sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyo pong kapangyarihan upang kami po ay hindi na mamuhay para sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo pong ito. At gabayan mo rin po kami na mabuhay para sa iyong banal na kalooban sa halip na kami ay mabuhay na lumalakad ng ayon po sa aming sariling laman. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.